Arlene, magandang tanghali. Magandang tanghali po, sir. Hindi ko na kailangan pa ipakita yung kababuyan niya at kagaguhan na ginawa sa iyo, against you, sa YouTube, na panood ko na. Pero talagang hindi ka tanggap-tanggap. Apo. Bakit niya ginawa to? Yun din po yung nagtataka ako, sir. Siguro kasi 11 years na po siyang nandidis ng mga sikat na tao na nagkakaroon ng issue. Kasi po, yan po yung pinagkakakitaan niya, sir. Itong si Mark Jason Warna Kulanewa. Ang pangalan ng kanyang YouTube account is Makagago. Apo. Talagang nanggag- siya. Opo, opo. Alright. So, ba't niya ginawa ito sa'yo ulit? Yun po yung pinagtataka ko, sir. Kasi dahil siguro po sa sobrang nag-trend po yung pambabash sa akin ng tao dahil sa pagtanggap ko po ng isang clothing line. Tapos po, nakisaw-saw na lang po siya. Hindi ko po siya kilala personally. Wala po kaming anong alitan. Anong sa clothing line? Anong yung sa clothing line po kasi, aminado po ako na nagkamali po ako ng pagtanggap. Ayun, okay. So, merong kang suit-suit na t-shirt. Yes po, yan po. Ayun yung ini-endorse mo clothing line. At merong nakalagay doon may caption apo. Na hindi maganda. Hindi kaya-aya po. Tinanggap ko po yun, sir, yung bash ng tao na nahimik po ako. Hindi po ako nagmamalinis, hindi ko po pinagtanggol yung sarili ko. So anong ginawa mo doon sa post na yun? Yun nga po yung problema. Yung clothing line? Pinatakedown ko po kasi po wala po silang approval ko bago nila i-post. Maayos po yung usapan. As yung clothing line? Opo. Pinost yan? Nang walang approval ko. Okay. Yung caption doon sa t-shirt, medyo may kalaswaan na. Opo, opo. Aminado. Inamin mo yan. Opo, opo. At nagsisisi opo, ka na. Opo. Kinausap mo na yung clothing line. Opo. Tinakedown na nila. Opo. So ano pang problema ni Makagago doon? Yun po yung hindi ko alam, sir. Ano yung mga sinasabi niya sa mga post? Yung sinasabi niya po na squammy ako, wala pong problema. Yung kaya lang daw po may tsura kasi dahil sa sangkatutak na makeup ko daw, wala pong problema yun, sir. Kung ilalaki niya yung physical appearance. Pero po yung sinabi niya na nagpalaglag daw po ako, pati may scandal po ako. Tapos yung pagkakasabi pa niya na siguradong-sigurado siya may pruweba siya. Saka, kaya, sir, trauma ako kasi hindi ako makalabas. Kasi po, iniisip ko. That's cyber libel. Point. Saka cyber bullying. Opo. Nasasaktan so lahat yan walang katotohanan. Opo, kasi, pero iniisip ko po kasi na lahat ng tao naniniwala sa kanya kasi po hindi ako nagsasalita. Meron pa pong nagpost na page na nagsalita na daw po ako, nagbigay na daw po ako ng statement kahit hindi naman po yung sinabi ko. Masakit din po yung statement na nilabas nila eh. Parang kababuyan din po. Yung parang sinasabi, parang proud ako na ganun. Nilait-lait ka talaga. Opo, yun yung pinalabas nila na sinabi ko. Kaya po lalong na-triggered sa akin yung tao. After malabas ni Makagago yun. Mr. Hello. Mark, maganda tanghali po sa inyo, Sir Mark. Maganda tanghali, Idol Rafi. Sir Mark, andito po si Ma'am Arlene Altura. Nakita ko po yung mga post ninyo sa YouTube against her. Mm-hmm. Very libelous po yun. At that's considered as cyberbullying at the same time. Pwede yung ma-take down yung inyong YouTube account because of that. Okay. Alam niyo po yan, sir. YouTuber ka. Pareho tayo YouTuber. I know it. Leng. You know, I can come there tomorrow for my explanation. Because, you see, marami kang mga fans turned into haters na literally nagme-message kay Makagago, "Oy, idol, itis mo to, idol, itis mo to." You know why? Kasi ayun yung ako social media. And then, but the thing in here is this, gusto nila na baguhin mo yung way mo. Pero alam hindi mo tama yun? Yung pagkakasabi mo. Alam mo yan sa sarili mo. Makinig ka lang. Sana binigyan mo ako, sana in-advise mo ako bilang kuya. Diba? Sana tinama mo yung mali ko, hindi yung pinahiya mo ako, nag-imbento ka, nagpalaglag ako. May skandal ako, naglabas ka pa ng skandal ko. Na kahit hindi naman ako, pinaniwala ako ng taumin. Ito yung panalo doon kasi hindi ako naglalabas. It is just good for ya. Alright. Nag-nosebleed na ata ako dito. Opo. Idol Rafi. Yes sir, yes sir. Pasensya na po kayo, but you know, I talk this way. They know me in there. But the thing is this, itong si Leng ay bata pa. And okay. Then she is quite famous sa TikTok and all that. Alright. Sa YouTube, probably sa Facebook. And then a lot of people, literally, love her. But then, nung pumunta siya dito kay Toyo, kay Boss Toyo, okay, kung sino yung may-ari ng kain na t-shirt, na branding, clothing branding name, ang dami na nagalit sa kanya. O, so paano naapektuhan yung buhay mo doon? Sabi mo sa akin, paano naapektuhan yung buhay mo doon? Masaya ka kasi nakumita ka sa YouTube. Naging trending ka. I am not even earning nothing. Nagka-business ka pa nga eh, di ba? Sir Mark, it is none of your business kung siya po'y tumanggap ng endorsement mula sa mga sponsors. Pangalawa, sir, siya po'y nagsisisi na kung ano man po yung nandun sa post niya na hindi humaganda, kaya-aya para sa mga viewers. Yan po'y tinakedown na ng sponsor na hindi naman yung kagagawa. Yung sponsor po nag-post noon. And it was just for a few hours. Sir, ito ngayon ang pinakamatindi. Dinagdagan mo po, sir, ng mga kuwano nung kababoyan, pinalalabas na siya'y nagpalaglag, na siya'y isang masamang babae, na hindi naman po totoo at dyan po'y makukulong ka sa cyber libel, anti-cyber bullying. At saka, sir,
I'll make sure through the CIDG na i-report namin ito sa YouTube, magkakaroon ka ng tatlong takedown at yung YouTube mo, sir, posibleng madi-delete. Kasi alam mo naman, sir, di ba three strikes? Di ba? Three strikes, you're out. So yung tatlo pong post nyo ngayon, tatlong strike po yan at mati-takedown yung YouTube mo account. Sayang, sir. Ganito na lang po, Sir Rafi. You know, I will be there tomorrow. You'll be here. Definitely. Yes, definitely. I will be there. Okay. At if Leng wants to, then you know. Kasi ganito po. Then what? Then what? Definitely. If she wants to, then what, sir? Na makipag-ayos. Makipag-ayos. Sir, for the meantime, paki-delete or paki-hide, nasa iyan, sir, yung mga post na yun. Idol Rafi, you see, ito po ah, you know the mechanism of YouTube, right? Definitely, kapag yung account ko is actually demonetized, you know, like I'm not even earning nothing. All the money that I'm earning on YouTube, I'm giving it back to my community. I don't care about YouTube. All of my followers, they know so, it. So, sir, if you're not making money or you're giving back to the community your earnings from YouTube, so why don't you take that down? Yung pong tatlong post na malaswa. I will take it down now. Now. It doesn't matter to me. Oh, is that right? Oh, my goodness. OMG. Thank goodness. Yes. Idol Rafi, why not? I actually wanted to hug you. Don't hug me. Don't. You can hug her, not me. No, ayaw mo po. Ganito yan, Idol Rafi. Opo, sir. Last year, sa Sunugan, I've been hit by this toyo. Itong toyo na to. Kasi, you know, hindi naman po ako rapper, but I am self-proclaimed rapper. So kaaway niyo po yung may-ari ng clothing line, si Toyo. Yes, Idol Rafi. So ano kinalaman po ni Ma'am Arlene sa away niyo ni kasi Toyo? Kasi nga po, ginagamit niya nga po si Leng for the fame of his clothing line. That's why, nadamay ko rin po siya actually. So yung galit niyo po kay Toyo, idinamay niyo po itong walang kamuang-muang na si Miss Arlene. Opo, unfortunately, napasakay na rin ako sa flow. I went with the flow because that's how unfortunately go with the flow. But dagdagan mo na rin, sir. Dagdagan mo na rin. When you're in Rome, do what the Romans do. Anyway, you know, Leng, literally, I appreciate this thing. Okay. Because, literally, you know, I don't know, sir. Ito talaga to eh. Hindi naman totoo na nagpalaglag ka. Wala naman. Sinabi ko yun sa video, but then, meron ba akong nilabas na picture na nagpalaglag ka? Pero sinabi mo mismo yun. Napanood ni Sir Rafi yung nasa video na sigurado ka sa mga problema mo. Oh my God. Sinabi ko sir, gusto mo pakinggan, sir? Hindi, sinabi ko. Oh, wag na lang daw. Sobra alam ko yung video. Definitely, it is, I said it. But you know, kasi siyempre, ayun yung way ni Makagago. But then, it is totally wrong. Okay. I know it. Alright, sir, ganitong gagawin natin, sir. Pwede bang ngayon ka lang pumunta ngayong araw na ito para tingnan natin kung mapag-ayos namin kayo? Kasi kung hindi, sir, dediretso sa Kamkrame. Pwede ba ngayon na lang? Alas dos? Idol, kasi po, malayo po ako. Sa Laguna. O sa tomorrow, sir. Tomorrow. So for the meantime, sir, pakibura na muna yan, sir. Kasi, sir, kung hindi mo bubura, ito, sir, makinig ka. Magandang tanghali po sa inyo, Captain Jack. Magandang tanghali po, Sir Rafi, at sa ating mga tagapakinig. Sir, ilan ho yung pagkakulong kapag nasentensya na at na-find guilty ang isang tao na mapapatunayan gawa ng cyberbullying at cyber libel? First and foremost, gusto ko lang po muna sana, sir, linawin yung pong pagdating po sa terminologies po na ginagamit natin na cyberbullying and cyber libel. Sa katunayan po, yung pong cyberbullying po isa na nakakapaloob lang po siya para sa mga kabataan po, sa mga eskwelahan po natin. Okay. Pero ang mas more applicable term po sa atin when it comes to the use of information communication technology, yung pong sa ating Cybercrime Prevention Act, is yung pong online libel or cyber libel po. Okay, cyber libel. Well, okay, thank you for correcting me, sir. As regards naman po sa punitive sanction po doon sa cyber libel, maaari pong magkaroon ng pinakamababa po ay 6 months na pagkakakulong. Maaari pong umabot ng hanggang 12 years. 6 months to 12 years. Kasi sir, bawat isang post, 1 count yan. So kung tatlong post, 3 counts yun. Tama, sir? Yes, sir. So kung halimbawa 3 posts, 12 plus, maximum na lang, sir, 12 plus 12, 24 plus 12, 36 years. Posible, sir, di ba? Parang ganun. So the maximum penalty po na pwede pong ma-implement po sa kanya po sa ating suspect. Ayun. Bukod pa po doon, sir, yung maaari rin pong malapatan or ng monetary, yung po kabayaran po doon po sa... Danyos. Yes po, danyos po doon. Makukulong na magbabayad pa. Uy, doble-doble yes, ata. So, depende po yun, sir Rafi, sa magiging application. Sige po. Captain, kung sakasakali hindi sila magkaayos, pupunta kami dyan sa inyong tanggapan, Captain, ha?
Captain Robin. Yes, sir. Salamat po, Captain Jack. Ha, mabuhay ka, sir, Captain. Mr. Makagago, magandang tanghali ulit sa'yo. Sige po, sir. Narinig niyo po, sir, yung sinabi po ng taga-anti-cybercrime. Opo, ang tagal pala nun. Oo, ang tagal. Tatlong counts yan, sir, ha? Tatlong counts. 6 to 12 years, about isang counts. So kung tatlong counts, di kung sa isa pinaka-minimum na lang, 18 months yan. Kung sa maximum na lang, 36 years. Tagal din, ano? Oh, God. That's just too much. That's too much. Look, I will definitely be deleting it now. Oh. Ngayon na mismo. Ngayon na. Ano sabi mo? Pero mag-usap pa kayo bukas. I-delete siya ngayon. Yes, it's all right. And I think, sir, be ready for a public apology. Siguro magpo-post ka na nag-apologize ka, inaamin mo nagkakamali ka. Linawin niya po lahat. Exactly. Clarification. Leng, actually, hindi kita kilala. You don't know me either. But then, you know, the thing is this. Nadamay ka lang sa ira ko dito sa floating line na to. You know, I am really sorry about this. But then tomorrow, if you will still be there, I will be there. And, you know, and do what I have to do to make you happy. Okay? Okay sa'yo? Huwag ka mag-alala. Titingnan po natin, sir. Okay. Titingnan natin. Sige. Tomorrow, magsalita nang tapos. Tomorrow, tingnan right. Po natin kung ano yung mga kahinat na ng inyong pag-uusap, sir. Ha? We'll see you tomorrow, sir. Okay, sir. Idol, buburahin ko yung mga video. Of course, dapat. Why okay, not? Okay. OMG! Please. You should have done that. Akala ko po kasi burahin ko na yung YouTube channel ko. Ay, hindi. Yung video lang muna, sir. Magandang hapon po sa inyo, sir. Maganda. Thank you for taking time answering our phone call. You know what I'm saying? All right. Thank you. Sige, bukas sir, na lang, ha? Promise, okay na. Maayos natin yan. Sige. Thank you po. Yung dun sa t-shirt na yon, na-inform ka ba about dun sa meaning, totoong meaning nung t-shirt? Yes po. Yung una po talaga, nagdalawang isip ako. Kasi ang unang alam ko po, KNPP. Tapos nalaman ko lang po na yun pala yung meaning nun. Tapos, nag-search po ako. Tiningnan ko yung mga model. Tapos nakita ko na dati pa pala siyang clothing line. Mali ko rin naman po. Napaisip kasi ako na, ay, normal na clothing line lang pala siya. Katulad lang pala siya na mga ine-endorse ko na shirt. And yun po yung mali ko kasi hindi ako aware na sobrang mabibig deal siya. Na sobrang magiging malaking impact siya, lalo na sa kababaihan. And kaya lubos po ako na humihingi po ako ng tawad dahil doon aminado po ako, nakasalanan ko yun at tinanggap ko yung clothing line na yun. Nag-meet na kayo ni Makagago in person? Hindi po. No. Hindi ko po siya kilala personally. Wala siyang alam kahit ano sa akin. Wala rin po kaming issue. Kasi nabanggit niya po kanina yung issue niya is yung kay Boss Toyo. Which is owner. Mm-mm. Pero ang point ko is, ba't ako yung sobrang nadali? Ako po yung ginawa ng kanta, ako po yung pinagsasabi ng mga... Anong nandun sa kanta? Po, panlalait po. Kailan niya ni-release yung vlog about you? Yung vlog po, Friday ng gabi yun. Tapos yung kanta, kinabukasan agad. Anyway, i-invite nga natin siya. Though willing naman siya pumunta dito bukas sa TV5. So punta ka dito para makapag-usap kayo and para malaman mo rin kung ano yung next step mo. It's either mag-file ka ng case or it's either makapag-usap kayo at masettle natin. Pero syempre, since pumunta ka dito kay Sir Rafi, syempre ang mas maganda, mag-ayos kayo. Okay? Willing ka ba? Hindi ko po masabi talaga. Depende po siguro sa mapag-uusapan po bukas. Pero ngayon po kasi, po iba po yung impact dun sa sarili ko, pati na rin po sa pamilya ko. Iba po talaga. Trauma po talaga. Nakaka-trauma po.